2004 na, well, mag-umpisa nung hindi pa nag-umpisa ang kwan, natrabaho kami sa Bukit. Ang hinihingi lang namin naman noon eh, dagdag trabaho, dagdag sweldo yan. Kasi isang araw, ang trabaho namin sa Sanlinggo, 194 ang sahod namin. Ang ilalabas mo, sa isang araw, sa sahod ka Sabado, 9 pesos and 50 centavos. Kaya ngayon, nag-welga kami. Hinihingi namin yung dagdag sweldo, dagdag trabaho. Pero ang binigay nila sa amin? Bala. Water cannon, dear God. Sampung taong gulang itong si Luisita. Ang sabi niya siya ay mayroong mga nakita, lunting mga punang katatanim pa lamang. Ano't bigla-biglang pinagsasagasaan? Palay na kaitik, aanihin na sana siya ay napahibig, pagkat ngayon wala na nga. At nang siya'y tanungin kung saan ba matatagpuan ang taong salarin, ang taong may kagagawan. Ang sabi niya ay naroon. Yung kasama ko yan na alaga namin dito ay talagang nakakaawa na. Siyempre, magmula nung Midalduaser nung December yung mga pananim namin. Isang linggo na lang anin namin yung palay, pero binaldosan pa nila. Iniba yung bahay namin, pinulbos nila, pati yung mga hayop namin na minakaw. Ako nga, isa rin ako na baril noong 2004 sa iyo. Mga pamangking ko na tirga sa mga yan. Yung mga tinuro ko sa iyo, mga kanina. Kaya na, ganyan napakalupit ang pamilya ko, Wang. Yung sinabi nilang makatao sila, hindi totoo yun. Tignan mo, dinisisyon na nga ng Korte Suprema. Pero ang pabinibigay sa amin, dahas. Sinasaktan kami. Halos sirain pa yung mga tanim namin. Na pagkain na lang sa bayan, o kaya pagkain na namin, na inutang pa namin silang pupunan na sa pagkita. Pero wala pa silang awa. Nagmakawa na kami kahit na abesan pa, anihin pa namin yung palay, pero wala silang awa. Si Emily Ladera Pakunda.
taga Barangay Balete, isa sa mga barangays ng Hacienda Lucita. Ako yung kapatid ng pinaslang na nooy konsihal ng siyudad ng Tarlac na si Konsihal Abeladera. Sa ngayon, ako ang nakaupong konsihal na magpatuloy sa naiwang gawain ng aking kapatid. Para sa pananaw ng aming pamilya at saka ng mga mamamayan ng Hacienda Lucita. Kaya pinatay ang aking kapatid ay dahil sa kanyang walang takot na pagtulong sa mga mamamayan ng Hacienda Lucita at mga manggagawang booking. Bago siya patayin noong March 3, 2005, ito yung panahon na nagsimula yung huwelga. November 2004 nung magsimula ang huwelga at siya bilang isa sa mga konsehal ng siyudad ay siya ang isang masasabing pinaka-vocal na sumusuporta sa laban ng mga mamamayan ng Hacienda. So, bagamat nakakaramdam ng kami sa panig ng aming pamilya ng panganib dahil alam naman natin na ang kinakalaban niya ay mga makapangyarihang mga tao dito na ang pamilya ko Huangco, hindi ito nagpapigil sa kanya bagkus lalo niyang pinagbuti ang pagbibigay ng lakas ng loob sa mga mamamayan upang ipaglaban ang kanilang mga lehitimong karapatan. Sabihin natin, by the influence of the government na influensya. Kaya, well, kapag ikaw ay isang mahirap at sabihin natin na ang walang kapangyarihan na sabihin natin na ang istisya ay mahilap. Kaya, yan ang nangyari na masasabi natin na walang katarungan ang mga biktima. Bagamat karapatan nila, yan ang kuno, walang istisya sa aming mga mahirap. Sampung taong gulang itong si Lucita
Ang sabi niya siya ay mayroong mga nakita, bunting mga punang katatanim pa lamang. Ano't bigla-biglang pinagsasagasaan.